Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang angkan na kaanib ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa, at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo't kanin ito. Mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Ngunit matamis ngang tulad ng pulot pokyutan, ngunit nang malunok ko, pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba't ibang mga tao, bansa, wika at mga hari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot na kayamanan. O kay tamis namnamin ang utos mong bigay sa amin. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaling. Siyang guro nagpapayo sa lahat kong suliranin. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Higit pa sa gintot pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. O kay tamis na namnamin ang utos mong ibinigay, matamis pa kaysa pulot, yaong lasang tinataglay. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Halos humihingal ako dahilan sa kasasabikan na matamoy yarong yaking
minimiting kautusan. O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin, magsitayo po ang lahat. Ang tinig ko'y pakiinggan ng kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, "Nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At welcome po sa Minor Basilica National Shrine of Jesus Nazareno. And today is Friday. And Friday is Quiapo Day, araw ng ating pagdedebosyon sa ating poong Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng papuri. Sabi dito sa ating Ebanghelyo, wala silang makitang paraan upang maisagawa yung pagpatay kay Jesus sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. At sabi din sa ating salmong tugunan, o kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa amin. Kadalasan, matamis talaga sa pandinig at sa bibig ang salita ng Diyos. Kadalasan, masarap pakinggan at sabihin ang salita ng Diyos. Pero sa ating unang pagbasa, narinig natin noong ibinigay ang salita ng Diyos doon sa propeta, sinabi doon mapait sa sikmura, ngunit matamis sa bibig. Kung tutuusin, ganun naman talaga yung kalikasan ng salita ng Diyos. Masarap laging makinig ng salita ng Diyos. Pero minsan, mahirap sikmurain yung salita ng Diyos. Dahil yung salita ng Diyos, naglalaman ng katotohanan, naglalaman ng mga ginagawa natin na hindi tama, at yung mga bagay na yon, mahirap sikmurain. Kaya ang hamon sa atin ngayon, sa ating pakikinig sa salita ng Diyos, sana hindi lang hanggang bibig, pero sana hanggang sikmura. Ibig sabihin, hinahamon tayo
na kung ano man yung natutuhan natin at natututuhan natin na salita ng Diyos, ito ay maisabuhay. Minsan kasi hanggang pakinig lang tayo. Minsan hanggang pagnamnam lang tayo ng salita ng Diyos. Pero minsan hindi natin maitranslate sa pagsasabuhay. Minsan nahihirapan tayong maisabuhay ang salita ng Diyos. Nahihirapan tayong masikmura ang salita ng Diyos. Anong klaseng tao ba yung tao na talagang nagsisikmura at nagsasabuhay ng salita ng Diyos? Ito yung pinakita sa atin ngayon ng ating Panginoong Hesukristo ng poong Hesus Nazareno dito sa ating Ebanghelyo. Ipinagtabuyan niya yung mga tao na nangangalakal, nagbebenta doon sa may templo. Dahil sa bukod sa napakaingay ng mga hayop, ng mga tao na nandun, pero ang totoo niyan, kailangan naman talaga sila doon, pero ang kinagalit doon ng ating Panginoon ay yung panlalamang sa kapwa ng mga nagtitinda na naniningil ng sobra-sobrang halaga. At dahil sa nakatanim sa kanya ang salita ng Diyos, nagbunga yun ng malasakit at naisabuhay niya, naipakita niya sa kanyang kilos. Ganon din naman yung nangyari kay Santa Cecilia. Dahil ngayong araw, pinagdiriwang din natin si Santa Cecilia. Igunugnita natin siya na dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagsunod sa salita ng Diyos at pagsasabuhay nito, nagawa niyang maging martir, nagawa niyang ialay at mamatay alang-alang sa pananampalataya. Ganon yung klase ng pagsisikmura sa salita ng Diyos. At yun yung hamon sa atin. Na hindi lamang hanggang pagnamnam, hindi lang sana hanggang pakikinig, pero lalo't higit hanggang sa sikmura. Ibig sabihin, hanggang sa pagsasabuhay natin sa bawat araw at bawat sandali ng ating buhay ng mga bagay na natutuhan natin sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Isa pang bunga ng pakikinig ng salita ng Diyos at ang pagsasabuhay nito ay yung pagkakaroon ng respeto sa templo ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo yung narinig natin na ginawa ng ating Panginoon, pero huwag nating kalimutan na tayo mismo ay templo din ng Diyos. At ito, ang tong building na to ay templo din ng Diyos, tahanan ng Diyos. At nawa makita natin talaga yung sarili natin at yung gusali na ito bilang tahanan ng Diyos. Na ibig sabihin, inaanyayahan din tayo at hinahamon na bigyan ng pinakadakilang respeto ang simbahan at ang sarili nating katawan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating buhay, ang paalala sa atin ang ating mga pagbasa ngayon, ang paalala sa atin ang ating poong Hesus Nazareno, una, lagi nating tatandaan na ang salita ng Diyos totoong matamis sa panlasa, totoong masarap sa tenga. Pero ang hamon sa atin ay nawa hindi lang hanggang bibig, hindi lang hanggang tenga, pero bagkus hanggang sikmura. Ibig sabihin, hanggang sa buhay natin, hanggang sa pagsasabuhay natin ng mga natutuhan natin. Dahil kung hanggang tenga lang, ay kulang na kulang yan. Kung hanggang pandinig lang natin yung salita ng Diyos, kulang na kulang yan. Makukumpleto lamang yan kung ito ay maitatranslate, maisasalin sa ating pagkilos, sa ating pagsasabuhay. At ito yung pinapakita sa atin na halimbawa ni Santa Cecilia at ng ating Panginoon. Hindi madali, pero posible. Hindi madali, pero pinapakitaan tayo ng halimbawa na ito ay kaya nating gawin sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong ng ating poong Hesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, sapat ang utos ng Panginoon, subalit nag-uumapaw ang kanyang awa. Manalangin tayo sa Ama ng buong pananalig sa kanyang karunungan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Simbahang Katolika naway akayin ng kanyang mga miyembro sa daan ng katwiran at higit silang ilapit sa pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway matutong tumalikod sa kasalanan ng buong puso habang nananatiling masunurin sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga hindi pa sumasampalataya, naway makinig sa salita ng Diyos at maakay sila sa kaligtasang walang hanggan, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit, matatanda, nalulumbay at lahat ng nagdurusa, naway huwag nating kaligtaang lingapin. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao, naway lumigaya sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang puso ng bawat isa at alam mo ang mga nilalaman nito. Palakasin mo ang aming puso upang sumamba kami ng tunay at buong pusong makapaglingkod sa kapwa ang aming mga kamay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Cecilia, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw
ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay aming parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katadagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Santa Cecilia, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Ama, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Oh,
Announcement. Bukas, November 23, 2024, Sabado, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng paghahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng maringal na misa sa ganap na ikalima ng hapon at susundan ito ng prosesyon ng Santissimo Sacramento patungong pambansang Dambana ni San Judas Tadeo sa Malacañang. Nobyembre 24, 2024, Linggo, ang ating maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng paghahari ni Hesukristo sa Sanlibutan ay sa ganap na ikatatlo ng hapon at susundan ng prosesyon sa palibot ng ating parokya. Makiisa po tayo. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Available pa rin po ang ating mga All Souls Envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na, at sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Available na po ang ating official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Ang oras ng ating Finance Office ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Bukas po ang ating Finance Office sa mga gustong bumili. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at dadasalin natin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng iyong Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubayan namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit sa aming tunay na kaharian kung saan nagahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Cecilia upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin ngayong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.